What's up guys? Andito naman tayo sa Jobs TV. Ngayon po mga idol, ang topic natin is about OFW. Doon sa mga naipit sa bansa na hindi makauwi, ano ba dapat gawin? Tapos doon sa mga pauwi, based on my experience, ikukwento ko sa inyo mga idol tungkol sa kung ano yung mga form, ano ba yung process. Ito po mga idol ay base lamang sa aking experience at yung pinagdaanan ko dito sa Clark, Pampanga. Ngayon po mga idol, nandito na ako sa hotel at sasabihin ko rin sa inyo yung mga proseso. So bago po natin simulan yan, don't forget to like, comment, and subscribe. Let's go! Una-una mga idol, kasi po ako 4 months akong naipit sa Qatar, wala akong trabaho. Ano ba ang unang ginawa ko? Disclaimer nga pala mga idol, ito po ay base lamang sa aking experience at kung ano yung pinagdaanan ko dito sa pag-uwi na ito. So unang-una mga idol, ako po kasi 4 months akong naipit sa Qatar, wala akong trabaho, hindi ako makauwi dahil sa COVID. Ano po ba yung una kong ginawa? Ako po, sa akin po may nag-provide ng ticket yung company ko, pero lagi siyang naka-cancel. Ilang beses siyang na-cancel mga idol. So ang una kong ginawa, nag-fill up ako ng form sa repatriation. Kahit na may ticket ka, pwede ka mag-fill up sa repatriation para makita ng embassy na uuwi ka rin. Kasi po sila yung nag-organize ng flights, kahit na ikaw ay Philippine Airlines, Qatar Airways o kahit anong flight pa, sila po yung nag-organize ng flight. So pagka ikaw mga idol naka-fill up na sa repatriation, pagka nagkaroon ng biyahe yung repatriation at merong nakasama ka ron, kahit na may pandemic, kahit na mayroong lockdown, dire-diretso yung flight nyo, hindi na makakancel. So importante po yun. Unang-una mag-fill up ka ng form sa repatriation sa embassy, ilalagay ko po yung link dito sa description. Then number 2 mga idol, dapat mag-fill up ka rin dun sa Red Cross o yung CIF, ECIF nila. Mga idol, ilalagay ko rin yung link sa description kasi pagkatapos mo mag-fill up, bibigyan ka ng barcode at yung po ay ini-scan daw sa pagbaba mo dito sa Philippines. So number 3, dapat ikaw pagdating mo rito sa Philippines, meron kang patience mga idol kasi medyo mahaba ang pila pero ganun talaga mga idol. Ang ganda ng ginagawa ng gobyerno dahil very organized naman sila. Tapos huwag mong kakalimutan mga idol na dapat ikaw meron kang ballpen para hindi ka na magpahiram-hiram o kaya siyempre hindi ka na maistorbo pag may pipilapan ka. Kasi ang form na pipilapan mo ay mga 5. Sa immigration, form sa immigration, sa customs, tapos yung form ng OWA, tapos meron pang form siya na para sa swab testing, at meron pa para sa Red Cross. So yun po yung mga pipilapan nyo. And after that, pagkatapos mo mag-swab test, kasi may mga 4 na pila kang dadaanan, isu-swab test ka na. After ng swab testing, dadaan na kayo sa immigration. Then after immigration, mga idol, kukuhanin mo na yung bagahe mo, pupunta ka na sa pila ng bus. Merong mga bus na maghahatid. Dito po sa Clark yun ha. Meron pong bus na maghahatid sa mga hotel. Ako po, in my case, ay sa Sogo Hotel po ako dito sa Dau, Pampanga. Dito po ako na Dau, Angeles. Dito po ako na nadala. So lahat po nung wala ka pong babayaran doon mga idol, doon din sa pilahan ng bus mga idol, meron din doon nabibila ng SIM card. Doon po sa pila ng bus, meron po nagtitinda ng SIM card at pwede ka na makabili ng SIM card doon. In my case, ang nabili ko pong SIM card ay 300 plus pesos. Tapos po, libre na yun 7 days daw, all networks. Tapos only internet na rin po yun mga idol. Tapos mga idol, ito po sa... Then next mga idol, sa hotel naman, wala ka pong babayaran habang naghihintay ka ng swab test. Libre po yung almusal, libre yung tanghalian, at saka hapunan. So yung almusal po, dinadala nila mga 6 o'clock siguro. Kasi nagigising ako 7, kaya 7 ko na nakukuha. Tapos yung tanghalian, by 12, nandito na. At saka yung hapunan ay 6 o'clock. So kung medyo... magugutumin kayo mga idol, magbaon po kayo ng pagkain kasi dito wala pong room service. Hindi ka pwede umorder at saka bawal ka rin lumabas, bawal ka rin magpa-deliver sa labas. Tapos yung pagkain nila medyo kokonte, hindi po ako nagre-reklamo dahil libre naman po yun eh. Siyempre po. Pero pagka kung gusto mo magbaon ng food para may nakakakain ka, may nami-merienda ka, magbaon doon po kayo kasi napaka-importante po kung medyo magugutumin kayo
Hindi ubra. Ako nga, mga idol, hindi ko alam to, kaya wala akong dala mga pagkain. Meron lang akong mga dala, mga chocolate. So, yun lang ang nakakain ko. Eh, hindi naman ako mahilig sa chocolate. Pagkatapos mga idol, habang naghihintay yung result, syempre, hindi ka uwi. After dumating daw yung result, eh, the next day or same day then mga idol, eh, ihahatid na kayo. Ako po, at taga-Tagaytay po ako, ihahatid daw po ako ng Pitix o yung terminal sa Manila by bus, Genesis na bus. And then from Manila to Tagaytay, meron daw pong sa ulog na bus. So yun po mga idol ang dapat natin tandaan. Ngayon po mga idol, eh, second day ko pa lang, kaya wala pang result. Naghihintay lang po ako ng result, then after that, uwi na ako mga idol. So yun lang mga dapat natin tandaan. Maraming salamat. Don't forget to like, comment, and subscribe. God bless you all.